Hi everyone, blessed Sunday sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Lunes na ulit bukas at back to work na naman ang karamihan sa atin. Kayod is life. At katulad ninyo, kayod din ako sa trabaho at kayod din ako sa paggawa ng mga videos. Pero mas okay na yung may ginagawa tayo dahil kahit papano hindi tayo nababagot. And reminder ko lang ulit sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and huwag nyo rin kalimutang i-click yung notification bell kasama na yung all para every time may bagong video sa kong ina-upload dito, agad-agad kayong manonotify. Nasa balita ngayon ang ating pambansang Kamao na si Senator Manny Pacquiao. Nabalita kasi dati na may laban ulit si Pacman ngayong August 21 sa Las Vegas, Nevada. Pero baka hindi matutuloy itong laban ni Pacquiao kay Errol Spence Jr. dahil sinampahan siya ng kaso ng isang management firm. Ang management firm na ito ay ang Paradigm Sports Management na nagsampa ng kaso sa Orange County Court. At hindi basta-basta itong demanda nila dahil itong demandang ito ay isang multi-million dollar na demanda laban kay Pacman. Sinasabi sa demandang ito na ang isang complaint na nandito ay yung breach of contract o yung paglabag sa kontrata. Itong breach of contract ay nangyayari kung ang isang kontrata ay existing pa. Ibig sabihin, meron pang kontrata pero hindi ito sinunod or hindi ito tinupad. Ayon kasi sa Paradigm Sports Management, meron silang eksklusibong karapatan sa mga laban ni Pacman. At ito ay yung mga dalawang susunod na laban niya sana. Ang kaso, itong kontrata niya ngayon sa laban niya kay Errol Spence ay hindi ipinalam sa kanila. Sinasabi rin ng Paradigm Sports Management na binayaran nila ng $3.3 million si Pacman bilang advance payment at hindi ito isinoli ni Pacman sa kanila. At bukod dito sa breach of contract, sinabi rin ng Paradigm Sports Management na humingi sila ng order sa korte. Ito yung order for injunction o yung order para pigilan si Manny Pacquiao na ituloy yung kanyang laban kay Errol Spence sa August 21. Last year kasi ibinalita na pumirma si Pacman ng kontrata dito sa Paradigm Sports Management bilang first major boxer nila. Ito ay nangyari noong February 2020. At nakasaad din daw dito sa kontrata na sa bawat laban ni Pacman ay 10% ang kukunin ng Paradigm Sports Management sa mga laban niya at 20% sa iba pa, katulad ng mga commercial at media contracts ni Pacman. Kiniklaim din kasi ng Paradigm na yung mga humahawak kay Manny Pacquiao ay hindi ginalang yung kanilang kontrata at tuloy pa rin nakipag-deal sa iba nang hindi nila nalalaman. And sinasabi rin nila na alam ito ni Manny Pacquiao pero hindi niya ito pinigilan. Meron kasi silang dalawang laban na nakalinya para kay Pacquiao. Yung laban niya dapat kay McGregor at kay Mikey Garcia. Yung laban niya kay McGregor ay gaganapin sana sa Dubai, United Arab Emirates noong May 15, 2021. Itong laban nila ni McGregor ay may $25 million na fight purse. Ang ibig sabihin kasi ng fight purse, ito yung binabayad sa dalawang boksingero sa kanilang laban. Kaso hindi natuloy yung laban nila dahil nagkaroon ng injury itong si McGregor noong January sa isang boxing match niya. At kiniklaim din ng Paradigm na kahit daw hindi natuloy itong laban nila ni McGregor, ay humihingi ng $5 million in advance payment si Pacman. Pero ganun pa man, inaasahan ng Paradigm Sports Management na pipirma na ng kontrata si Pacman sa panibago niyang laban kay Marky Garcia. Kaso ang nangyari, nitong Mayo 2021, inanunsyo ni Manny Pacquiao na may laban siya kay Errol Spence Jr. Dito na umangal ang Paradigm Sports Management dahil sabi nila, alam naman daw ni Manny na meron siyang kontrata sa kanila. At alam din daw ni Manny na ang Paradigm Sports Management lang ang may karapatan makipagnegosasyon kung sino ang kakalabanin niya sa boxing. So ang nangyari ngayon, idinimanda nila si Manny ng breach of contract at napakalaking halaga ang hinihingi nila dahil dito. Multi-million dollar daw at ayon sa balita, mga nasa 8 digits ang hinihingi ng Paradigm Sports Management. So pag sinabing 8 digits, malamang pinakamaliit nito ay 10 million at ang pinakamalaki nito ay $99 million. Pero ayon sa abogado ni Pacman na si Dahil Kinsella, walang kabuluhan itong demanda ng Paradigm Sports Management. Dahil ang gusto lang talaga ng Paradigm Sports Management daw ay para hindi matuloy yung laban ni Manny Pacquiao kay Errol Spence Jr.
Sabi pa ng attorney ni Pacman, kung alam lang din daw ni Pacman na hindi kayang tuparin ng Paradigm Sports Management yung nakalagay sa kontrata, ay hindi na daw sana nakipag-deal si Pacman sa kanila. At hindi rin daw sila natatakot dito sa demanda na isinampa nila laban kay Pacman. Ayon kasi sa Paradigm Sports Management, napakalaking lugi ang nangyari sa kanila dahil dito sa gulong ito. At yung isa pa nilang kliyente na makakalaban sana ni Manny Pacquiao na si Mikey Garcia ay bumitaw na rin sa kanila. So ang parang sinasabi dito ng Paradigm Sports Management, aside sa nalugi sila, ay parang nasira yung kanilang reputasyon. Dahil sinasabi nga nila, itong Paradigm Sports Management na ito ay isang major company at ito yung first time nila na mag-venture sa boxing. So kumbaga, parang si Pacman para sa kanila ang sumira ng kanilang imahe. At hindi rin daw sila titigil hanggat hindi nila mabawi yung $3.3 million na nakuha ni Manny Pacquiao sa kanila. Ito kasing laban ni Manny Pacquiao sa August kay Errol Spence Jr. ay under sa Al-Haymon Promotions. Parang Saudi base yata itong kadeal ni Pacman. At under ito sa PBC or sa Premier Boxing Champions. Ngayon, sabi naman ng Paradigm Sports Management, nakasaad din daw sa kontrata ni Manny na hindi siya pwedeng lumaban under PBC or sa Premier Boxing Champions. Not unless ang makakalaban niya ulit ay si Floyd Mayweather. Kung maalala natin, si Floyd Mayweather yung tumalo sa kanya dati noong 2015 via unanimous decision. So medyo malaking amount itong pinag-uusapan talaga dito. Kasi million-million in dollars pa. At mukhang malaking kumpanya rin yung makakabangga dito ni Pacman. Sa ngayon, wala pa namang binibitawang statement si Pacman tungkol dito. Ang naglabas pala ng statement ay yung kanyang abogado. Alam naman natin na si Pacman ngayon ay nasa 41 or 42 years old na yata si Pacman. At itong si Errol Spence Jr. na makakalaban niya ay 31 years old. Pero hindi naman siguro makaka-apekto sa performance ni Pacman yung edad niya. Dahil ayon nga sa kanya, kayang-kaya pa niyang lumaban kahit sa mas nakababata sa kanya. Ngayon marami rin kasi nagtatanong kung bakit hindi na lang mag-retire si Manny Pacquiao at i-google niya na lang yung oras niya sa pagiging politiko ba niya or sa pagiging full humanitarian niya. Ayon naman kay Pacman, passion kasi niya talaga yung boxing. Kumbaga ito talaga yung kanyang buhay. At malaki rin talaga yung pinagkakautangan niya ng loob dito sa kanyang pagiging boksingero. Dahil ito talaga yung nag-angat sa kanya sa kahirapan. So dahil passion niya ito, ito talaga yung makapagpapaligaya sa kanya. Kaya hindi natin siya masisi na kahit may edad na siya, gusto pa rin niyang lumaban. Mahirap din yung buhay ng mga boksingero, no? Kasi magpapabugbog ka. Although malaki talaga yung pera makukuha mo, manalo ka man o matalo, katulad ni Manny Pacquiao, meron silang fight purse. Meron na silang, kumbaga, fix na tatanggapin, manalo man sila o matalo. Pero ayon nga kay Pacman, hindi naman daw pera yung habol niya dito. Ang habol niya dito ay gusto talaga niyang lumaban pa. At gusto pa rin niya dalhin yung pangalan ng Pilipinas sa larangan ng boxing. So parang lalong magugulo yata yung buhay ni Pacman. Lalo pat malapit na yung eleksyon natin next year at meron ng mga balibalita na tatakbo si Pacman. Although hindi pa niya sinasabi talaga o dinideklara kung anong posisyon, pero nagpapakita siya ng intensyon na tatakbo siya. So iniisip ko baka makaapekto sa kanya, lalo na sa kanyang kampanya, itong demanda na ito. Dahil siyempre pag magkakaroon ng hearing, malamang kailangan siguro niyang magpakita dun sa korte na nasa Amerika. Well anyway, abangan na lang natin kung saan hahantong itong demanda ng Paradigm Sports Management kay Pacman.
Kasi malay natin, pwede naman itong dumaan sa isang amicable settlement at maaayos din ang lahat. Yun nga lang, halos 2 buwan na lang, Agosto na. At August nakaschedule yung laban nila ni Errol Spence Jr. sa Las Vegas, Nevada. So 50-50 pa ngayon kung matutuloy ba itong laban nila. Alam ko maraming nag-aabang sa laban na ito ni Manny Pacquiao. At sigurado sold out ito, lalo pat pay-per-view, ang laban nila ni Errol Spence. At siguradong magandang laban din ito, kahit na mas may edad si Pacman kay Errol Spence. Pero andyan pa rin yung lakas at liksi ni Pacman pagdating sa boxing. So yun lang mga kaibigan, panibagong hamon na naman ang haharapin ni Pacman dahil dito sa demandang ito. And let us hope na maaayos din nila ito. Once again, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi and God bless.